JP, kumusta yung sitwasyon ng mga pasaherong stranded dyan sa Manila Port? Aga dito sa Manila North Port Passenger Terminal, hanggang sa mga oras na ito ay nananatili pa rin yung mga stranded na pasahero dito. Mula pa noong October 22 o noong araw ng Martes ay nandito na sila at inabutan nga noong pagkansela ng biyahe ng barko. Kaya dalawang araw na rin sila na dito nagpapalipas ng magdamag. Doon naman sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX, meron doon na mga pasahero na kahapon ay nagpunta sa terminal at inabutan na nga ng pagkansela ng biyahe at na-stranded na rin sa loob ng terminal. Patuloy pa ngang nadadagdagan ang mga biyahe ng barko at mga bus patungong probinsya na nagkakansela ng biyahe. Ito'y dahil sa epekto ng mga pag-ulang dala ng Bagyong Christine. Sa Manila North Port Passenger Terminal, merong nasa higit 150 na mga pasahero ang na-stranded. Ito yung mga pauwi sa area ng Bicol, Iloilo at Bacolod na nakansela ang biyahe mula pa noong October 22 nang itaas sa Signal No. 1 ang Metro Manila. Pansamantala silang nagpapalipas ng gabi sa loob ng terminal. Nagdesisyon na lang silang maghintay dito hanggang sa magkaroon ng biyahe dahil marami silang dalang mga bagahe. Ayon sa mga stranded na pasahero, maayos naman silang nililingap ng management ng port at binibigyan din ng libreng pagkain. Sa PITX naman, alas 9 kaninang umaga ay umabot na sa 66 na mga biyahe ng bus ang nakansela ang biyahe. Ito yung mga biyahe ng bus na patungong Bicol Region, Davao, Mindoro at sa Batangas Port. Ayon sa PITX, nasa 30 mga pasahero ang na-stranded ngayon sa terminal. Yung iba sa kanila ay umuwi pero merong mga nagpalipas na lang ng gabi sa terminal dahil marami ding bit-bit na mga bagahe. Samantala, sa ibang ulat naman, kaninang madaling araw ay umabot sa first alarm status ang Marikina River. Merong ilang mga residente ang agarang lumikas dahil sa pangambang umapaw ang tubig sa ilog. Pero bandang alas 7 kaninang umaga ay bumaba na ito sa 15 meters at bumalik sa normal status ang ilog. Sa Quezon City naman, sa G. Araneta Avenue, merong 3 truck ang tumirik dahil sa baha at nagkagitgitan pa ito sa kalsada. Dahil dito, isang lane lang muna ang nadaanan ng mga motoristang patungo sa E. Rodriguez Avenue dahil nakaharang ang mga ito sa kalsada. Bandang umaga naman kanina, nahatak na rin ito ng mga tow truck at naalis na sa kalsada at humupa na rin ang baha. Aga dito sa area natin sa Manila North Port Passenger Terminal. Ito sa likuran ko yung mga pasahero na nagdesisyon na dito muna magpalipas ng magdamag. Ang sabi nila, hihintayin na lang nila na magkaroon ng biyahe kung anumang araw at kapag hindi na masama yung panahon ay tutuloy na sila. Yung karamihan sa kanila ay nagparibook na nung kanilang mga ticket para oras na magkaroon ng biyahe ay makaalis na rin sila. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Maynila. Balik sa'yo, Aga. Okay, maraming salamat, JP Nunez.